So what's up? So coding challenge tayo dito sa classes and objects. Okay, so ganito lang yung gagawin nyo. Gagawa lang kayo ng class and nandun yung class sa taas. Ito lang yung pinapakita ko. So nga pala, pag nagawa kayo ng class, yung pangalan niya ay laging dapat capital. Okay. Para ganun kasi pag nagawa ng class eh. Dapat capital. Yung function lowercase. Ano? So, dalawa yung gagawin yung class. Yung isa ay square, yung isa ay rectangle. Ang square, natanggap siya ng argument na isa, which is yung side. And sa rectangle na class, na tanggap siya ng length sa unang argument. And yung parameter niya. And yung 5 yung width. And then, pag nagawa ka ng instance ng class, dapat mapiprint mo yung square, side, perimeter, tsaka area ng square. So, kuha rin ito. Yan. And then, try natin itong, wag muna to. So, sa square, pag nagawa ka, ah, yan. Okay. So, pwedeng square 2. Ano? Square 2. Kuha rin ito ay 10. Yan, square 2, o 10, 40, 100. Pag perimeter, so, perimeter of square, okay, so 4 times A lang. Kinuha mo lang na may perimeter nito. I-add mo lang lahat ng sides. Pag rectangle naman, ay ganun din. I-add mo lang yung lahat ng sides. And then, yung area ay, area ng square yung nasa loob nito. So, A squared. Kung ano yung side, square mo lang siya. And then, yung area naman ng rectangle ay multiply mo lang yung length tsaka width. Yan. So, kailangan na-access mo din yung length. Ito. So, which is 10. Yung width niya ay 5. Perimeter niya ay 30. Kasi, parang ang kanyang dahil, diba, ipag-a-add mo yung lahat ng sides. So, dalawang length, di 20, tas dalawang 5, so 10. So, 20 plus 10 ay 30. Tas yung area niya ay 10 times 5, 50. So, yun lang yun. At kailangan nakakapag, ano ka pa ng maraming class, at pwede mo siyang ma-print. Kung gusto nyo ay, itong mga print na to, isama nyo na dun sa class. Para kahit i-access nyo na lang siyang ganun, maano nyo yung mapiprint nyo rin yung square area ganun. So yun, so gawin na kagad natin siya dito. Ito yung last sa ating main.py. Okay, ang una natin gagawin ay class ng square. So class square, then def init, dahil kailangan natin i-initialize yung sa square natin ay side. So, side self.side is equals to side. Initialize lang natin yung variable. Then, def perimeter, huwag kakalimutan self. Pwede nating i-return agad. Return, ilagay na natin na square perimeter. So, square perimeter plus paano ba natin makocompute yung perimeter ng square? So, itatimes lang natin sa 4 yung side. Dahil sa square, pare-pareho naman siya ng side eh. Okay. So, ito, integer siya, di ba? So, hindi natin mapapagsama to directly. Word plus integer hindi natin masasama. So, i-convert natin siya sa string. Okay. So, iba to nung dun sa yung kanina. Dito ka na nilagay yung mga ano, yung square area, ganun. And para makuha mo yung area ng square ay side times side. Tama. And next ay class ng rectangle. And kailangan natin ng length tsaka width. So, length tsaka length din ulit.
So perimeter, so rectangle, perimeter ay, so anong formula ng paghahanap ng perimeter ng rectangle ay, ano nga ba? So 2 times length times length plus width self dot length plus self dot width. Gets nyo naman, di ba? So kasi pwedeng 2LW or L plus L, edi 2L plus 2W. So 2 times length plus 2 times W. Pwede nyo gawin. Pero ganun din naman yung lalabas dito. Okay, self.length 2 times length plus width. Yun din yung lalabas doon. Tapos kinonvert lang natin siya sa string kasi para ma-add natin siya sa string na to. Okay. And then yung area niya ay length times width lang. So string length times width. Okay. So try natin siya. Ayan. And hindi na natin kailangan to. Okay. So hindi pala magpiprint tong sa side na to. Dito lang sa mga to. Try natin. So Python main.py. Aha. Side is not defined. Where is it? Sa line 27 and line 6. Okay. So, dapat ito ay myself.side. Sabi na sa inyo, huwag kakalimutan yun eh. And ano pa? Yun lang. Yun lang. Square perimeter. Tama na na. Tingnan natin kung may error pa. Ayun, wala na. So, yung square perimeter, nandito na. Square perimeter. Dinagdag na natin. Try natin to kung wala siyang ganun. Try natin kung mag-e-error siya. Oh, sabi na sa inyo eh. Ito. Hindi kasi pwedeng mag-add yung word tsaka sa number. Kaya kailangan nating i-convert siya as string. S4 is not defined. Ay, wait lang. Ayan, try natin nga. Hindi ko pala na-delete. Ayun nga. Can only concatenate string, not int to string. Yun pala dapat ang error doon. So, yun, para sa coding challenge natin sa class and objects.